dinilit niya, mga kaibigan, yung post na yun. At naglabas ng panibagong survey. Ha? Eh kasi kumalat yung screenshot nung una niyang survey. Madalit sabi, hindi niya ngayon maikaila, di ba? Inamin niya at may mistake daw niya, pagkakamali niya. Oh, yung pagkakabura. Pagkatapos, naglabas na naman siya ng bagong survey. Kasi nga, hindi lumitaw yung kursunada niya eh. Yung suportado niyang presidente, si Narcos. Ha? Eh gusto nila yan eh, para libre na pag nanakaw sa Pilipinas eh. Eh kung gusto nyo palang ganyan, puro magnanakaw kayo, eh tanggalin nyo na eleksyon. Hindi kayo dapat sa eleksyon sumali. Pagka ang eleksyon ay bidding na, bibilin mo kung sino ang may kakayahan bumili, doon na lang kayo sumali. Di ba? Pagka ganun na batas. Hindi, eleksyon ito eh. Naglabas ngayon siya ng bago. Ano sabi niya dyan? May kanta pa siyang ginawa dyan eh. Nilagay dyan eh. Oh, ilan yung lumabas, sumunod? Ba 62% na si Narcos? Si Lacson 16% na. Si Lenny Robredo 9% na lang. Eh bakit dito 5? Sabi niya dun sa una, 4 lang ang allowed sa Twitter. Hindi niya sinama si Isko eh. Oh, tapos si Pacquiao 4% na. Sipin mo, from 81% naging 9% si Lenny Robredo. Ano tawag niya raw? Diyan. Iyan daw ay internal survey. In the first place, sino ka para mag-survey? Eh may bias ka eh. Ang nagsasurvey, hindi dapat may kinikilingan. Kaya yung dating kasama ni Isko na mataba, yung Tikya na magkaaway na sila ngayon, walang karapatang magpasurvey yun eh. Kahit yung mga SWS, may pinapaboran eh. Ang pinapaboran yung nagbabayad. Pulse Asia. Oh, mga kaibigan, bayaran yan. Lalo na kung politiko ka. Eh naturalmente, kung politiko ka, may bit-bit kang kandidato. Oh, bakit gusto niyang lumitaw si Narcos Jr.? Diyan sila nagkautang na loob eh. Alam naman ninyo itong mentalidad nitong mga ibang Narcos. Ang pagkakaintindi nila, kaya sila naging tao nung nakaupo pa si Marcos, eh dahil kay Marcos. Ha? Hindi dahil sa Panginoon Diyos at sa kanilang mga magulang. Kaya sila naging tao. Ang akala nila, dahil ang presidente si Marcos, yun na pagkakaalam nila eh. Kaya dapat, tumanaw ka ng utang na loob kay Marcos. Alam nyo, yung pagtanaw ng utang na loob, matagal ko nang sinasabi yan eh. Yung pagtanaw ng utang na loob, isang napakagandang kwanyan, pag-uugali ng isang tao. Masama sa tao, yung wala kang utang na loob. Pero yung utang na loob ay hindi mo dapat i-compromise ang interes ng publiko at ng bansa, mga kaibigan, sa utang na loob. Makababayad ka ng utang na loob sa ibang paraan na hindi mo ikinukompromiso ang bansa at mamamayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Lito Lapid, hindi ko pwedeng palusutin ang katarantaduhan niyan. Sapagkat, ang nakakumpormiso ay interes ng bansa at mamamayan. Pag gumawa sila ng kahayupan, abay hindi pwedeng hindi sila tamaan ng Lapid Fire, mga kaibigan. Hindi tayo dapat magtangi. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung walang hiya si Marcos, walang hiya dapat sa inyo si ERAP. Eh, hindi kayo nakikinig sa atin eh.
sa sinasabi natin simulat sa pulpa, yan na sinasabi natin eh, mga kaibigan. Sa atin, ang walang hiya yan. Ang mabuti, mabuti yan. Ang tama, tama yan. Ang mali, mali yan. Ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Kahit pilipitin mo pa yan, at napilipit mo nga, hindi nangangahulugang naging tama yung mali. Kasi yung mali, mali yun. Yung tama, tama pa rin yun kahit sa anong panahon yun. Di ba? O, tanong ko sa inyo, kailan naging mali ang mga salita ng Diyos? Hindi nagkamali yun. Kahit anong panahon, hindi nagkakamali yun. O, mga kaibigan, yung tama mga sa mga aral ng Biblia, tama lahat yun. Hanggang ngayon, tama yun. Walang namamali ron dahil nagbago panahon, naging mali na. Ba, hindi po. Tama pa rin. Hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan. Pwedeng pilipitin. Ha? At yung mga tanga, eh pwedeng maniwala sa pilipit. Oh, mga kaibigan. Pero, hindi nangangahulugang naniwala sila sa pilipit, eh tama, naging tama yung mali. Oh, naintindihan nyo? Maliwanag naman, di ba? Ngayon eh, sipi mo, nag-screenshot. Eh bakit siya Marcos? Eh kanino ba nagsimula tatay nila? Kaya nga sila yumaman eh. Yung tatay nila, ginawang berdugo ng Cavite yun eh. Oh, kaya, di ba kanila yung Coblanja na naging Island Cove pagkatapos ibinenta kay Kim Wong na ngayon kinatatayuan ng mga, ng pinakamalaking Pogo Hub dito sa Pilipinas. Alam ba ninyo yung Island Cove na yon? Ang daming naging issue ron. Yan ang naging marka, mantsa sa pangalan ng Remulla, yung land grabbing. Mga kaibigan, akalain ninyo nasa tabing dagat 'yon eh. Oh. Nasakop nang nasakop yung dagat eh. Nung kanilang property na 'yon eh. Mga kaibigan eh. Lumaki yung property dahil tinambakan ng tinambakan yung dagat. Kaya palaki ng palaki yung lupa. Sus Mar Yosef. Oh, kaya hindi mo masisisi ito. Ha, kasi may pinagsamahan eh, di ba? Hindi lang sila tumatanaw ng utang lalo, kundi malaki magagawa nito para hindi lang makapanatili sa pwesto, kundi makapagpatuloy sa kanilang walang sawang pagpapayaman sa gobyerno. Ang kinakatwiran niya, eh, hindi raw sinasadya na yung assistant niya eh ginawang public settings. Pagkakamali raw niya yun. Ha? Meron daw siyang team, ang pangalan Beta, ha? Testing a new strategy on online polling. In the first place, sino ka? Ha? Sino ka na gagawa ka ng survey? Eh, politiko ka, wala kang credibility. Ang dapat gumagawa ng survey, hindi namumuliti ka. Mga kaibigan, hindi nagbebenta ng datos. Ha? Mga kaibigan, para maging credible ang survey. Eh, ngayon wala nang credible, puro incredible Hulk yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, may scientific survey daw sila online. May scientific ba dyan? Pag nag-survey ka dyan, automatic yan yung makakabasang gustong magbigay ng kanilang pinipili. Mapipigil mo pa ba yun? Ano scientific doon? Pinagsasabi nito, mga kaibigan. Noon lumabas sa una niyang post, na si Vice President Lenny Robredo 81%, napahiya siya, di ba? Kasi iba kandidato niya.
Eh, nabisto siya kasi marami nang naka-screenshot, nakapag-save. Kaya kahit burahin mo, lalabas pa rin. Di ba? Oh, at pangalawa, hindi niya tinanggi. Inaamin niya. Nagkamali lang daw siya dahil na-i-public. Ba't ka magsasurvey kung wala magpa-participate? Eh talaga ipapublic mo yun. Di ba? Sino sasurveyin mo kung di naka-public? Sige nga, yung anino mo. Kayong dalawa nung anino mo. Ha? O ako, boboto ko si ganito. Eh ikaw, anino, sasagot ba yung anino mo? Oh, kung hindi kayo naka-public, eh parang luko-luko ito, mga kaibigan. Magpa-check up ka na nga! Itong mga walang naipakitang may pagmamalaking nagawa maliban sa pagbubunga nga sa social media na walang pinaghugutan base sa akala, base sa abot ng kanilang makitid na utak, ha, mga kaibigan, wala namang nalalaman, eh isinasali nila yung kamangmangan nila, ha, sa mga public forum sa pamamagitan ng platform ng social media. Katulad nitong si Robin Padilla, si Boy Sili. Siya ngayon ay mabuti naman at binabatikos. Kasi kumakandidato itong damuhong ito eh. Ito parang si Willy Rebillam ito eh. Katulad halimbawa, si Willy Rebillam eh. Tsaka yung mokauso na yan. Anong ba mga nagawa niyan? E sasabihin ni Willy, bah! Tumutulong ako. Yan ang pagmamalaki niyan. Ah, marami ako natutulungan. Gago. Anong natutulungan? Nagagamit mo yung mga tao nang hindi nila alam. Kasi gusto lang nila kumita. Tanggalin mo yon. Tanggalin mo yung pamimigay. May manonood ba sa'yo? Ha? Kaya mo ginagawa yon. Iyon ang format. Katulad nito, itong programa natin, Public Affairs and Commentary on Current Events. Ito ang format ng ating palatuntunan. Ha? Minsan-minsan may mga balita na hindi nyo nababasa. Katulad mamaya, meron tayong ibabalita sa inyo. Hindi mo mababasa ito o mababalitaan sa iba. Di ba, nung isang araw, ibinalita natin yung tungkol doon sa pinatay na yung binaril na customs. Eh kahapon lang lumabas sa TV. Di ba? Kagabi lang eh. Ngayon, eto ngayon. Ano ba alam nito si Robin? Ha? Kasi ang tingin sa kanya ng tao, grade 6. Eh mataas pa nga yung grade 6 eh. Ha? Mga kaibigan. Sa umpisa pa lang, di niya naalam ang ginagawa niya. Kasi sabi raw nito, ako po, maayos ko lang po. Akala mo, ano eh, simpleng-simpleng aayusin eh. Ang alin? Ang basic needs. Ba? Basic eh, importante yan. Na pangangailangan, di ba? Ng mga Pilipino. Ba? Siya lulutas. Hayop din ito. Mga kaibigan, pag sa bunganga talaga, madali lang eh. Di ba? Lalo na kung yung bunganga, walang kasamang utak. Di ba? Hindi, huwag kayong magagalit kung totoo naman eh. Ha? Totoo naman po yun. Hindi ho ako nang hahamak o nang lalait. Ito sabi niya. Katulad po ng pagkain sa lamesa. Ano? Eh dapat waiter ka. Ha? Maglagay ka ng pagkain sa lamesa kung waiter ka. Di ba? Tamang sahod nila. Ba magtayo ka muna ng pabrika mo. Tsaka ng kumpanya mo para mapasahod mo sila. May tirahan.
Bah. Eh, sumama ka kay Sincha Bulyaw. Eh, este, Bilyar. Para makapagtayo ka ng tirahan. Eh, baka mamaya ang gawin mo, tirahan eh. Ha? Diyan ka tumira eh. Maging parehas, hindi man sa katayuan, kundi sa karapatan. Ba? Alam nyo, yung pagiging patas-patas, parehas-parehas, karapatan, nasa batas yan. May batas na yan. Marami yan. Lahat naman ng batas, talagang dapat ipinatutupad. Di ba? Eh kaso hindi naman pinatutupad eh. Yung, lalo na nung amo mo. Di ba? Yung pinahamak nyo maraming Pilipino dito. Kasasamban nyo kay digong nyo. Di ba? Pinahamak nyo tao. Kinawawa ninyo. Ininsulto ninyo. Dahil mali na ang ginagawa, ang iniinsulto nyo pa mga Pilipino. Hindi nyo lang sinasabing dakila yung mga ha ginawang pag-abuso sa mamamayan. Kung hindi, yung pang mga mamamayan ang pinasasama ninyo. Insulto. Diba? Oh. Masaya na po ako at magiging masaya na rin po ang Pinoy noon. Ano? Mapapasaya. Eh, diyan ka na lang sa entertainment, di ba? Gayahin mo si Willie. Magtayo ka rin ng ganong show. Kasi kung tulong yun, hindi naman tulong yun eh. Yun ay format ng programa. At hindi ho pera ni Willie yung pinamimigay niya ron. Galing yun sa sponsor. Alay, nagbibigay siya ng pera sa tulong niya raw sa napinsala. Paano mo na sigurong pera niya yun? Diba? Na hindi niya kinuha sa ibang tao yun. Oh. Madali lang yun eh. Oh. E di, kung dakila pala yun, di dakila pala kami. Kasi kami, kahit walang pera, gumagawa kami ng paraan para kahit papano, maging bahagi ng pagtulong. Diba? Hindi namang ano yun eh. Parang natural na lang sa tao na matino ang pag-iisip na dapat kapag ka meron ng nasa Biblia yan eh mga kaibigan eh kaya pag nakakatulong ka alam ba ninyo nakasulat sa Biblia pag gumawa ka ng mabuti at tumulong ka sa mga nangangailangan ang sabi sa Biblia ang Diyos nagkakaroon ng utang sa iyo. Isipin mo yun. Panginoon Diyos nagkakaroon ng utang sa iyo. Nasa Biblia yan, mga kaibigan. Kaya kayo pong mga tumutulong sa atin, yun ang dapat ninyong hanapin sa Biblia. Ha? Na ang inyong ginawa ay itinuturing na utang ng Panginoon Diyos dun sa tumutulong mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sipin mo yung party list ni Mo Kauson, ano pangalan? Ha? Eh, ano raw? Mothers for Change party list. Eh, sabi ng COMELE, kaya nila dininay yung accreditation ng si Dalawa Bibig na si Celine Pialago, mga kaibigan, yung bunga nga ng MMDA dati. Eh dahil sa wala naman itong kinakatawan, eh ang tanong, ano kinakatawan nitong Mothers for Change? Ha? Oh. Asan ang marginalized sector? Di ba?
Wala eh. Sabi nga nung journalist na si Raisa Robles, how can Mocha Uson be a nominee for the Mothers for Change Party list when she isn't even a mother? Nanay ba si Mocha, mga kaibigan? Alam natin, nagpapadede rin siya. Kahit hindi baby. Pero, not necessarily mother na siya nun. Pwede siya magpadede, di ba? Mga kaibigan, Mothers for Change daw. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na